Ang isa sa nagiging problema ng Golden State kapag road games ay yung back-to-back. At isa pa, hindi din sila nakukumpleto. Natalo sila versus Boston Celtics sa overtime. 34 points, 19 rebounds at 6 assists mula kay Jason Tatum. Pero hindi ganun kaganda yung kanyang percentage. 33% sa field at nasa 27 attempts pa siya. Ang masasabi mong nagpanalo sa game na yon, sina Horford, Smart at si Brown. Kulang din ang players para sa final stretch kung tutusin. Nilagay lang nila si Hari ng Tugma sa second unit at 8 players lang ang ginamit. Versus Cavaliers, wala si Steph, Draymond, Wiggins at Klay. Pinahinga nila. Sa Cavaliers naman, wala si Donovan Mitchell dahil sa injury. Valid reason yon dahil sa kanilang mga star player na naka-out sa game dahil merong injury. Pero dati, napapagmulta yung mga teams kapag hindi nila pinaglalaro yung mga star player. Merong kasing memo yon sa NBA. Sabi nga ni Coach Steve Kerr, yun ang masakit sa part ng game or business. Itutuloy pa rin niyang maging advocate na ibaba sa 72 games ang season. Dati kasi sinagot na rin ni Richard Jefferson na marami masisira sa buong NBA kapag binaba nila sa 72 games kada regular season. Kumbaga, uulitin mo yung record books or maraming mga records na hindi na maaabot. Nagkaroon na rin naman ng season ng below 82 games, pero mga special cases yun. Panalo ang Golden State versus Cavaliers mula kay Jordan Poole. Dikit yung laban na yon. Kung ikukumpara mo ang lineup ng Warriors sa Cavaliers, depleted talaga yung Golden State. Kaso may Jordan Poole sila na iba nga ang game kapag wala si Steph at nasa starting unit pa siya. Meron siyang 32 points at 5 3-point shot. Youngest player si Poole sa Warriors franchise na merong 500 3-point shot. Ito naman yung dalawang importanteng part ng Golden State lineup na posibleng mawala pa. Si Ty Jerome umiscore ng 22 points at 3 3-point shot. Si Anthony Lamb naman meron 12 points at 4 din na 3-point shot. May combine silang 7 sa game na yon. Sa usapan naman kapag playoffs, may chance pa rin yung Golden State kahit nga yung Lakers na number 13 dahil hindi naman sila nagkakalayo ng mga records. Dati sa interview ni Bob Myers noong December, hindi pa nila kailangan mag-trade dahil nga maaga pa ang season. Ngayon papalapit na yung deadline, ganon pa rin ang sagot nila. Kung magkaroon man ng trade, hindi ganong kalaki kung sakali. Bukod sa mga injuries ng players ng Warriors, meron pa silang isang problema. Ito yan, si Ty Jerome at Anthony Lamb. Naka 2-way contract sila. Maganda yung nilalaro nila sa Golden State kapag nabibigyan talaga ng minuto. Pero napaka-rare yung nangyari sa kanila. Si Anthony Lamb nakascore na ng 26 points at 8 rebounds. Season high niya yon. 12 games na siyang may double digit. At may average siyang 7 points at 3 rebounds per game. Ang malaking problema lang ng Golden State ay ito. Si Anthony Lamb nakalaro na ng 38 games. 12 games na lang ang malalaro niya para sa Golden State sa regular season. Si Ty Jerome naman 28 games na at 23 games na lang ang pwede niyang malaro. Dahil hanggang 50 games lang ang pwedeng laruin ng mga naka 2-way contract. Si Ty Jerome ganun din, maganda rin na nilalaro. Meron siyang 6 na double digit na nascore. May average siyang 6 points, 1 rebounds at 2 assists per game. Yung dalawang players na yon may average na 41% at 38% mula sa 3-point area. At naaasahan talaga ni Coach Steve Kerr kapag wala yung ibang mga players niya. Gamit na gamit ni Coach Steve Kerr ang dalawang players na yon na hindi rin naman sila eligible na maglaro kung playoffs na dahil nga naka 2-way contract sila. Pero ito pa yung pinaka-rare na pwedeng mangyari. I-convert ng Golden State ang kanilang contract sa regular contract na minimum na 2 taon. Yun nga lang, magbibitaw sila ng player sa current roster at pwedeng tumaas din ang kanilang tax. Si Anthony Lamb bilang na ang games niya sa Golden State. Depende na lang kung i-convert siya na hindi ko pa sigurado at hindi ko rin makita kung merong deadline para doon na i-convert sa regular contract. Kasi nga napaka-rare ng scenario na yon. Dati meron na silang nagawa na ganun na kinonvert yung contract from 2-way to regular contract. Pero ito si JTA noong 2021. Yun, papatapos na ang regular season noon.